So, welcome to my YouTube channel, mga kapatid, The Christian Rider. So, ngayon mga kapatid, ay papunta po tayo ng proper Kawayan. Kasi kukuha po tayo mga kapatid ng medical certificate. Loading ako ah. Which is really really important mga kapatid, ano? Lalong-lalo na ngayon, quarantine. Ang hirap bumiyahe mga kapatid na wala pong ano. Ang hirap bumiyahe na wala pong certificate. So, ngayong araw mga kapatid, meron tayong pag-uusapang importanteng bagay about po sa tinatawag na module. Na kung saan mga kapatid, maraming mga kabataan ngayon ang nasistress dahil sa tinatawag na module. Kasi nga self-study mga kapatid eh. Ay, ang bigat naman ng cellphone. So, ganito ngayon kahirap, ano? Kapag babiyahe ka, kailangan mo talagang kumuha ng medical certificate, travel pass. Hirap mga kapatid. Ako mismo nahihirapan din eh. Pero wala tayong magagawa. We need to obey. We need to follow mga kapatid. So, pagpatuloy natin yung pinag-uusapan natin, usapang module tayo. Mga kapatid, huwag na po tayo puro reklamo. Kasi alam naman natin na ginagawa naman lahat ng DepEd mga kapatid eh, ma-provide lang yung knowledge. Dahil kung iisipin natin mga kapatid, kung iisipin natin, kapag ang isang bata ay palaging nasa school, ilang oras na lang yung ano, yung for example pasok ka na. Ilang oras na lang yung pagsasama nyo ng mga anak nyo mga kapatid? Hindi po ba hapon na lang? Kasi katulad dito sa amin sa Negros Occidental mga kapatid, ang school time ay umaga at hapon. Unlike sa Manila na half day half day. So katulad dito sa amin, ilang oras na lang ang pagsasama nyo ng iyong anak? Hindi ba, for example, darating siya alas 4, then kakain kayo alas 6, matutulog alas 7, ilang oras lang kayo magsasama? And then minsan hindi pa quality yan, kasi pagod sa school, gagawa ng assignment, ikaw pagod ka rin sa trabaho, papagalitan mo pa yung anak mo kasi naglalaro, di ba? Yun yung mga kadalasang nangyayari. So, itong quarantine mga kapatid, itong pandemic, itong modular, isa din ito mga kapatid sa nakakatulong din please don't misinterpret me mga kapatid ha? Pero isa din po ito sa nakakatulong din
upang tayo ay magkaroon ng family time, bonding sa family. Hindi po ba? Katulad niyan, mga parents ang magtuturo sa mga anak. Pero not to the point, mga kapatid. Wait lang ha. Ang kati ng mata ko. So dear parents, not to the point na kayo yung sasagot ng modular. Baka kayo pa yung gumraduate niyan eh. Wag yung kayo yung sasagot ng modular, mga kapatid. No, nung module rather. Diba yung iba, napapagod magturo sa bata kasi kahit anong turo, hindi marunong, kaya parents na lang yung sasagot. Huwag ganun. I-guide lang yung bata, mga kapatid. I-guide. Turuan. So yun lang, mga kapatid, no? Yung ano lang, na, yung isa ring nerbiyoso to. Yung isa rin hindi lang maganda sa module, mga kapatid. Kasi alam naman natin, yung ibang mga parents, kaya nga pinag-aral ng mabuti yung mga anak, di ba? Kaya nga pinag-aral ng mabuti yung mga anak, kasi nga sila mismo sa kanilang sarili walang pinag-aralan yung iba. Lumaki din sa hirap, kaya pinapag-aral ng mabuti yung mga anak para ano? Para para maabot ng mga anak ang mga hindi naabot ng magulang. Yun eh. Yun mga kapatid. Kaya hindi ko rin masisisi yung ibang mga magulang kung magagalit sila. Pero mga kapatid, wala tayong magagawa. Kundi sumunod na lang po. Mag-obey. At as I can see, ginagawa naman lahat. Nag-trending nga yung video, mga kapatid, eh, na yung isang guro, nilangoy niya yung ano, ilog ba yon? Baha. Maihatid lang yung module. Tapos, pagdating sa bahay, hindi pag-aaralan yung module. Diba? Mga kapatid, mga magulang, mga parents dyan out there, guide your children's. Hindi yung kayo yung sasagot ng module. Isa pa, mga kapatid, meron pang isa. In case, kasi meron akong nakitang post ng isang teacher. In case na meron kayong nakitang mali sa module. Kasi katulad yan, typical error. Or mali yung spelling, kasi nga sa error sa pag-type, no? Pag-type. Mali yung spelling or basta merong mali sa module. Huwag niyong picturean at i-post. Diba? Mahihiya naman yung ano, mga kapatid. Oh. Mahihiya yung mga teachers. Mapapahiya. So nobody's perfect naman, mga kapatid, eh. Huwag na i-post. Diba? Huwag na i-post, mga kapatid. Ang susi lang naman kasi, mga kapatid, sa pangyayari ngayon sa paligid. Tulungan. Yun lang talaga yung susi, mga kapatid. Tulungan. Kasi kung hindi tayo magtutulungan, wala rin tayong mapapala eh. Alam nyo ba yun, mga kapatid? Wala tayong mapapala kung sakaling hindi tayo magtutulungan. Wala din eh. Basta alikulik ko, mga kapatid, natatahimik ako. So sana maintindihan nyo, mga kapatid, yung sinasabi ko ha. Ayun, sa usapang module. Alam ko po, mga kapatid, mahirap.
Kasi nga po, may mga sagot na hindi alam ng mga parents. Alam ko mahirap minsan, matigas yung ulo ng mga bata. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, yung isang kasabihan, in order for you to understand somebody, put yourself in their shoes, yung ganung kasabihan, para maintindihan mo yung isang tao, ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon na meron sila. Minsan, mga kapatid, napaka-grabe natin manghamak sa mga teachers. Ano bang klaseng teacher yan? Ganito. Kapag pasaway yung bata. Ano ba yan? Yung teacher na yan. Ganyan ba tinuturo ng teacher nyo? Ganon, ganon, ganon. So ngayon, mga parents, na-experience nyo na kung gaano kahirap magturo sa mga bata. Mga kapatid, hindi po ako teacher. But I know the feeling of a teacher, mga kapatid, kasi teacher ako sa church. Nagtuturo din po ako sa church. So I know the feelings, mga kapatid, eh. Pero mas mahirap yung teacher sa school. Kasi yung sa church, mga kapatid, hindi naman lahat dyan, ano eh, hindi naman lahat dyan, oh, nobody is perfect. Pero lahat ng nasa church ay nagantaw dito. Or ginagawa naman ng lahat, o ginagawa ang lahat, ginagawa nila lahat. No, grabe, nalilito na ako sa pinagsasabi ko. Ginagawa nila lahat yun para magbago naman. Pero yung sa school, akala ng ibang mga bata dyan, mga kapatid, ang school ano lang eh, pasyalan, libangan. Kaya ngayon, dear parents, nararamdaman nyo na yung pakiramdam ng mga teachers. Kaya, it's your time. Panahon nyo naman na para turuan yung inyong mga anak. Kasi yun, wala tayong magagawa, mga kapatid. Wala tayong magagawa. Kahit magreklamo pa tayo ng magreklamo, kahit magwelga pa tayo, wala tayong magagawa. COVID eh. Sige, for example, bubuksan yung mga schools. And then pagbigyan ka, i-open yung school, mag-aaral yung anak mo. But can you take the risk? Can you take the risk? Na may posibilidad, there's a big chance na mahawa ng COVID ang anak mo. And not just your children's. Pwede kayo din ay mahawa dahil madadala ng inyong anak ang virus. Kaya nyo ba yun? Kaya no choice tayo, mga kapatid. Hindi naman tayo lahat high-tech. Wala naman, hindi naman lahat, mga kapatid, merong laptop. Kaya yan module. Pasalamat nga tayo, ginawan pa ng paraan eh, para hindi mahinto ang pag-aaral. Kaso, mga kapatid, I'm sorry to say this. Hindi po ako galit, mga kapatid. Gusto ko lang pong iparealize sa bawat isa sa atin ang katotohanan. Kaso, ugali na kasi natin, mga kapatid, ang pagiging reklamador. Example lang. Biblical example, mga kapatid, ng pagiging reklamador. Yung mga Israelites, pinalabas na nga sila sa Egypt. Hindi na sila captives, hindi na sila alila, hindi na sila slave. They are free. Pero ano nangyari? Reklamo pa din. Napaka-reklamador ng mga Israelites, mga kapatid. Napaka-reklamador nila.
Reklamo sila ng reklamo sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Reklamo sila ng reklamo, mga kapatid. Kesyo walang makain, kesyo walang mainom, kesyo pagod, may kalaban, mamamatay. Pwede ba, mga kapatid, tama na yung reklamo? Let us learn to appreciate, mga kapatid. I understand naman, mahirap. Kasi we don't used to this. We're not used to this, rather. Hindi tayo sanay dito. Pero kailangan natin, mga kapatid, na ano? Mag-move forward. May post nga ako, mga kapatid. Ito, ilagay ko sa screen yung post. Yan. Post ko sa Facebook. Ano yung sabi ko dyan, mga kapatid? Anong sabi ko dyan? Life is like a road. Ang buhay ay katulad ng isang daanan o road. Hindi palaging maganda, hindi palaging smooth. Di ba ganun naman? Hindi naman lahat ng kalsada straight line eh. Hindi naman lahat ng kalsada simentado, spaltado. Hindi lahat ng kalsada maganda. May mga kalsada, mga kapatid, na rough road. May mga kalsada, mga kapatid, na liko-liko. Life is like that. But you've got to move. You've got to continue in your journey. Katulad nito, pagkita ko na liko, ay hindi na ako magpapatuloy, liko-liko pala. Pag nakita mo rough road, ay hindi na ako magpapatuloy, rough road pala. No! If you want to go into your destination, kung gusto mong maabot yung destinasyon na hinahangad mo, mapalikuliko man yan, mapa-rough road man yan, go! Ganyan yung buhay ngayon eh. Even though dumaranas tayo ngayon ng rough roads, dumaranas tayo ngayon ng liko-liko, hindi magandang daanan, but if you want to be in your destination, gusto mong maabot yung destinasyon na hinahangad mo, gusto mong makagraduate yung mga anak mo, don't stop them. Support them. Diba? So mga parents, pasensya po mga kapatid ha. Pero sa lahat ng mga parents na patuloy na nagsusuporta sa kanilang mga anak, thumbs up ako sa inyo. At saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa inyo mga magigiting na mga magulang. Pero sa iba, I just want to wake up, or wake you up. Hindi naman po ako galit. I just want to wake you up. Help your children. Huwag yung kayo yung number one na nagre-reklamo. Tapos maririnig ng mga anak nyo na nagre-reklamo kayo. And then sila na rin mismo magre-reklamo na rin. One thing pa, mga kapatid, isa pa, isang punto pa. Huwag niyong murahin ang mga anak niyo kapag tinuturuan niyo. Kung hindi marunong, hindi alam yung sagot, umiiyak na, mumurahin mo? Huwag naman.
mga bata, mga kapatid, they don't deserve it. Hindi nila deserve na murahin. Help them. Guide them. That's what they need. Hindi yung pagmumura mo. Baka isulat pa yung yung bad words mo, isulat pa sa papel. Gawa pa may kasalanan. Yun lang. And I want to appreciate all the teachers. Happy Teachers Day. Our October is Teachers Appreciation Month. At sa mga teachers, keep it up din. Alam kong kayo mismo nahihirapan din. Alam kong kayo mismo binabagabag din yung kalooban nyo. Iniisip ko, mga kapatid, ano siguro ang ngiti? Anong ngiti siguro yung maidudulot, mga kapatid, ano? Kung sakaling dumating ang panahon na maging okay na ulit ang lahat. Diba? Ang sarap siguro sa pakiramdam. Nasasabihin ng gobyerno, okay! Philippines is COVID-19 free. Oh, diba? Woohoo! Ganun agad! Naririnig nyo ba ako, mga kapatid? Ang lakas ng hangin eh. Nasa 112 yung takbo natin. Bumababa sa 108, 109, 112. Nung sinagad ko yung takbo nito, full throttle, dahil nga hindi stuck pa siya, hindi ko pa napalitan, mga kapatid, ng mga tawag dito, ng mga sprockets, kasi ayaw ko rin biglain. Nasa 117 pa lang yung takbo niya. So, yun lang, mga kapatid, sa usapang module, ha. Una, huwag sagutan ng mga module. Hayaan ang mga bata ang masumagot, at kung hindi sila marunong, i-guide. Hindi yung aagawin mo yung module. Hindi ka marunong? Ah, nakakapagod magturo. Bigay mo sa akin yan. Ako ang sasagot. Baka pag graduation ikaw yun. Natatawa ako, isipin. Yung mga parents yung magtotoga. Kaya wag yung kayo yung sasagot sa module. Una yun. Pangalawa, wag kayo reklamo ng reklamo. Wag kayong magreklamo sa module, mga kapatid. Kasi, pasalamat nga tayo, ginawa ng paraan eh, may module. Hindi, may paraan para sa mga walang laptop, cellphone. At saka one thing pala, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ha. Ang module, aray. Ang module, hindi mo na kailangan ng signal. One point. Ang module, hindi mo na kailangan ng wifi. One point, two points. Ang module, hindi mo na kailangan ng load. Diba? Ang module, hindi mo na kailangan i-charge. Ayan. Yun ang mga punto doon, mga kapatid. Huwag na tayo magreklamo. In case man na may reklamo, isa puso mo na lang. Huwag mong iparinig sa mga anak mo na nagre-reklamo ka. Kasi ka magagalit ka kung nagre-reklamo sila sa'yo. Rough road. Oops. Bang, bang, bang. Ah.
Mamaya na tayo mag-usap, mga kapatid. Gera to. May gera pa ako. Oops. So much for that sa usapang module, mga kapatid. So balik ko na lang mamaya pag nakarating na tayo doon. Okay? Nagligad pa ka mo din? Tapos na tayo, mga kapatid, magkumuha ng medical. Bumili muna tayo ng rambutan dito, ipasalubong ko kay Mrs. So ayan, mga kapatid, tapos na po tayong kumuha ng medical certificate. Pasensya na, hindi na ako nakapag video doon sa municipality ng Kawayan dahil nagutom ako at ang dami rami ding tao, mga kapatid. At ngayon pauwi na tayo. Dumaan muna akong sandali, mga kapatid, sa issue. May nakita kasi ako natitinda ng mga prutas. At nakakita ako ng rambutan. Binilhan ko ng rambutan si Mrs. Kasi gusto ko yung mapasaya yung asawa ko. Nalulungkot kasi yung asawa ko, mga kapatid, kasi hindi siya nakapag-aral ngayong ano taon, kasi nag-aaral pa yung misis ko eh. She's taking education. Hindi nga siya nakapag-pursue, mga kapatid, dahil nga po sa pandemic. So tapos hindi rin siya makasabay sa akin kapag umaalis kasi bawal ang angkas. Meron ng memorandum na pwede makaangkas kung asawa, which is good, di ba? Yung problem naman sa amin, pagkatapos namin ikasal, maghihintay daw kami ng 6 months para makuha yung aming papers. Eh, hindi pa nag 6 months, mga kapatid. Hindi pa nag 6 months, nag-quarantine na. Ngayon, every time na pumupunta ako doon sa City Hall, yung sinasabi, hindi pa ni-deliver, sir, kasi ganito, ganito. So wala kaming papers. Wala kaming papeles ng asawa ko na maipapakita na talagang mag-asawa kami. Kaya yun, iwan pa rin siya. Aray ko. So yung pinag-usapan natin sa vlog na ito is about module, no? Module. Kaya yun nga, mga kapatid, kailangan lang magpakumbaba tayo. So ako po si Richard Francisco Manaloto, ang inyo pong Christian Rider. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Panoorin yung next vlog ko, mga kapatid, about respect ang ating pag-uusapan. God bless you. Peace.